aming Annex. Bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mami Annex, sa Ang Liham ng Nakaraan Short Story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Belen na taga General Santos City. Naniniwala ako, Mami Annex, sa kasabihan na ang pag-ibig ay kusang dumadating. Wala sa itsura, wala sa pera, wala sa katawan o kataasan. Kapag tinamaan ka, tinamaan ka. Love is madly blind. Enjoy the pain and suffer the happiness. Kaya, ay, Belen! Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo na iwasan o iwanan na ng tuluyan si John Clark? Ha? Huwag ka na lang umalis, anak. Pag-usapan nyo ni John Clark ang inyong problema. Hindi laging tatakasan. Kailangan magkaayos kayo, anak. Ma, hindi nyo kasi naintindihan. Ay, naku, sita. Hayaan mo na yung anak natin na lumigaya. Hindi kailangan na mapera na tao para lumigaya. Kung hindi na niya mahal si John Clark, ay kailangan iwanan na niya. Total, si John Clark ay nagpakita na ng masamang ugali. Paano na kaya kung kasal na sila ng anak mo? Ha? Kaya hayaan mo yan si Belen na pumunta ng Cebu. Doon muna siya sa kapinsan niya. Mas mainam yun. Nahala, sige. Sige, Belen. Basta mag-ingat ka doon, ha? Mag-ingat ka doon sa Cebu, anak. Hala, ang ganda pala dito sa Cebu. Salamat naman at nakarating na rin ako dito sa wakas. Siguro si Claire andyan na, naghintay na siya sa akin. Excited akong magbakasyon ako sa Cebu talaga. Ayun, nandito na kami. Belen! Oh my Belen! God! Claire! Ikaw na ba yan? Hala! Naku, Belen! Salamat naman at nakating ka dito sa Cebu. Itutur kita dito sa Cebu, Dai! Hala, Claire! May nagtitinda din pala dito ng taho. Bili tayo ng taho, Claire. Parang namiss ko ang taho doon sa probinsya namin. Eh gusto ko rin matikman ang taho dito sa Cebu. Ay nako, Belen. Matutuwa ka talaga dyan kay Kuya Richard. Alam mo ba kung bakit? Ang daming hugot niyan pag nagbebenta ng taho. Tara, hintayin natin siya doon sa labas ng bahay. Naku, kaya gaaga, matutuwa ka talaga sa kanya. Ha? Sige, tara. Binata pa ba siya? Malalaman mo yan pag ikaw ang magtanong. Tara. Ayan na siya, Belen. Kuya Richard, bibili po kami. Hoy, Claire! Ang ganda naman ng kasama mo, Claire. Pwede bang makilala ang magandang dalaga na aking kaharap? Oh, yes naman, Kuya. Ipakilala ko siya. Basta bintahan mo na kami ng iyong paninda. Grabe ka naman, Claire. Aba, dami mo na natutunan sa aking mga hugot, ah. Ah, sige na nga. Bintahan ko na kayo ng taho. Oh, ito na yung taho niyo. Sarap niyan. Ay, salamat, Kuya. Ang sarap naman ito. Pwede ko na bang makilala ang magandang binipini? Pwede, Kuya. Siya si Belen. Si Belen, ang pinsan kong galing Jensan. Kuya, Belen. Belen, Kuya Richard. Wow! Ang ganda naman ang pangalan mo, Belen. Alam mo ba ang pag-ibig parang taho?
Sa umpisa mainit, pero kalaunan lumalamig din. Habang ito ay lumalalim, lalong tumatamis. O, di ba? Nakakatuwa naman po kayo, kuya. Hugot pa more. Hoy, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? At anong nangyari sa'yo, Belen? Wala. Napaisip lang ako. Kasi parang 1 week nang hindi pumupunta dito si Kuya Richard para magbenta ng taho. Nagtaka lang ako kung bakit kaya at may nangyari kaya sa kanya. Sa palagay mo, Claire. Kilen, huwag kang mag-alala. Panigurado ako bukas. Magtitinda yun. Alam ba kung bakit? Kasi mamimiss ka nun. Hindi, joke lang. Siguro manilalakad lang. O di kaya may problemang inaayos, di natin alam, hindi ba? Kaya hintayin na natin bukas. Magbibenta yun. Sige. Isara ko na itong bintana. Tara, matulog na tayo, Claire. Nandiyan na si Kuya Richard. Tara, bili tayo, Claire. Bili tayo ng ano, ng taho ni Kuya Richard. Tara, bilis. Kay aga-aga. Si Kuya Richard o taho? Tara. Uy, Kuya Richard, bili kami ng taho. Uy, mga gopa. Ay, ito tamang-tama. Mainit-init pa ang taho na aking isinisigaw mula sa aking puso. Kumusta mga inday? Ay, kuya, kagabi ka pa namin pinag-usapan. Namimiss ka kayata ng aking pinsan. Sige na. Bigyan mo na kami ng masarap mong taho. alam mo, pinsan, Claire, kailan kaya tayo magiging taho? Yung pinagsisigawan? Ha? tanong natin kay Kuya Richard. Pero, babalik muna ako sa loob, ha? Kasi, naiwan ko yung pera. Sige, dyan muna kayo. ito na yung taho mo, Belen. Matamis yan. Dinagdagan ko ng caramelized na pangtamis ng taho. Salamat, Kuya Richard. Talagang ang masarap yung taho mo. Kaya hinahanap-hanap ko. Salamat, ha. Masarap talaga yung taho ko, Belen. Parang ikaw, ngiti mo pa lang, matamis na. Si kuya talaga. Bakit nga pala wala ka kahapon at yung mga nakaraang mga araw? May problema ho ba? Oo. Hiniwalayan kasi ako ng girlfriend ko kasi isa lang daw akong magtataho at hindi ako tanggap ng mga magulang niya dahil isa lamang akong mahirap. Hala, sorry kuya ha. Nagtanong pa ako. Tanga ko talaga. Pero huwag kang mag-alala kuya. Siguro hindi kayo para sa set isa. Siguro may nakalaang babae para talaga sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Hayaan mo na yung tao na ayaw sa'yo. kaya nga eh. Pero bakit kaya ganun? Minsan, akala mo okay na. Pero namamalayan mo na lang na dumaan lang pala siya sa buhay mo para saktan ka. Hirap ang maging mahirap. Ikaw, Belen, may minamahal ka na ba? Oo. May minamahal na ako. Pero sa palagay ko, hindi niya alam. Kasi panay lang ang hugot niya eh. Ha?
Ibig sabihin, may naramdaman ka para sa akin? Hindi mo alintana kahit magtatao lang ako at isang mahirap? Belen? Pero Belen, okay lang sa akin na maghihintay. Maghihintay ako ng tamang panahon kung kailan ko yung ikaw at ako ay pwede nang maging tayo. Uy! Hindi nila Claire. Napansin, nandito ako sa likod lang nila. Nakabalik na ako kanina pa. Aba, parang may namumuong pag-ibig dyan Pinsan? Bayaran mo na para makapaninda na ulit si Kuya Richard. Huwag na. Libre ko na yun. Salamat Claire ha. Dahil sa'yo nakilala ko si Belen. Belen, huwag ka na tumawag sa akin ng kuya. Tawagin mo lang akong Richard. Masaya na ako doon. Hello! Ang pinsan ko at si Kuya Richard ay pumapag-ibig. Mapapatula ako. Taho kong nilalangaw pati singit. Sa ganda mo, ako'y simba. Sa taho mo, ako'y tumaba. Baliw ka talaga, pinsan. Dami mo lang natutunan sa akin. Oh my God! Loko-loko. Mommy Onyx, nagkatuluyan kami ni Richard at kasalukuyan kaming naninirahan ngayon dito sa Jinsan kasama ang aking mga magulang at ang aming dalawang supling na kambal, Mommy Onyx. At nagkaroon na rin kami ng sarili namin negosyo na ang pangalan ay Taho ng Pagmamahal. Hanggang dito na lang ang liham ng nakaraan short story, Nagmamahal, Belen.